Yerobon, annyeonghaseyo. Chonun, Jamilinda. Ang gusto kong ibahagi sa araw na to ay ang aking mga top 5 culture shock na naranasan o nakita dito sa South Korea. Kahit nag-aaral tayo ng mga basic Korean culture nila dito, bago pa tayo mag-exam, bago pa tayo pumunta dito, syempre marami pa rin akong naranasan ng mga culture shock dito kasi iba pa rin yung pinag-aaralan mo lang dun sa na-experience or nakikita mo na talaga in actual or in reality. So, unang-una dyan ang babahagi ko. Yan, at number one, alcoholic drinks. So, kung ang karaniwan kaalaman natin tayong mga Pilipino, usually ang mga Pilipino, parang kapag may okasyon lang or hindi ganun kadalas sila mag-inom. Nung nakarating ako dito sa South Korea, nakita ko na talagang normal na yung pag-inom ng soju, medyo, or kahit anong mga alcoholic drinks dito sa kanila. Talagang halos araw-araw kung okay lang na mag-inom ka, okay lang kahit mag-inom ka sa mga public place. Yun yung isa sa mga culture shock na nakita ko dito sa South Korea. Kasi, di ba usually sa atin, karaniwan, kapag nag-iinom, usually within the vicinity lang ng bahay natin or talagang hindi siya ganun ka-public. Kung public man, may mga karaniwan may okasyon, birthdays, di ba? Pero dito, nakita ko talagang kahit nakainom ka na, pwede kang pumunta or sumakay ng mga mass transport like ng subway. Kasi dati na experience ko rin, may nakita na akong lasing mismo sa mga teenager yata yun or basta nasa mga early 20s yun tingin ko eh. Talagang, di ba sa atin kasi pag mga lasing ka na or nakainom ka, hindi ka mapapasukin sa mga trends sa LRT or MRT. Pero dito, kahit nakainom ka na or lasing ka na, talagang makakasakay ka pa ng mga subway nila dito or kahit anong mga mass transportation nila dito. Tapos, talagang part of life na talaga nila yung pag-iinom ng alak. Kahit, halimbawa, simpleng, kahit araw-araw na, di ba, simpleng kain lang, pag gusto nilang mag-shot, yun, so take lang sila ng take ng sumek or soju, tapos mekju or yung beer. Number two, spicy foods or in general sa pagkain. Usually, yung mga karaniwan na pagkain ng mga Koreano talagang spicy. Bihira ka makakita or konti lang yung makikita mo ng mga Korean foods na hindi maanghang or kung hindi man ganun kaanghang, meron pa rin talagang anghang kang matitikman. And usually yung color ng mga pagkain nila dito is kulay reddish, red-orange, ganon. So, ayun yata yung parang dinurog na chili. Tapos, basta hindi ko alam, basta yun ang karaniwang kulay ng maanghang na pagkain dito. And kung hindi ka sanay sa mga pagkain ng maanghang, better na mag-prepare ka na or maghanda ka ng mag-practice kung paano kakayanin yung mga klase ng pagkain dito na maanghang. Yun. Lalo na yung kimchi, which is a traditional food talaga ng mga Koreano, talagang maanghang talaga yon. And talagang yung pag-consume nila ng mga spicy foods, talagang normal na sa kanila dito. Eh ako, hindi naman ako ganun kalakas kumain ng maanghang. Gusto ko ng mga maanghang na pagkain, pero hindi ako yung tipong parang, sabi nga nila yung parang ayaw mo nang ipakain, di ba? Kapag tayo naghahanda ng mga pagkain ng maanghang. So dito, talagang minsan yung sili mismo, kinakain talaga nila mismo. Talagang ginagawa lang nila parang pang-imagas ba, ganon. So yun, parte na yun ng Korean culture, traditional nila, tapos everyday life na rin nila yung mga pagkain ng maanghang. So yan ang number 2 na culture shock na nakita at naranasan ko dito sa South Korea. Number 3, ang culture shock na naranasan ko dito or nakita ko dito sa South Korea, yung ganda ng security nila, no? So, sa atin, usually, di ba, sa atin, kapag papasok ka ng mga buildings, malls, tapos ng LRT or MRT, mga train stations, may mangyayaring mga x-ray, tapos may kakapkapan ka pa, sisilipin yung mga bag mo, mayroon ka pang inspection na gagawin, di ba? Pero dito, nung pagdating ko, tapos nakagala-gala na ako ng konti, nakita ko dito na walang ganun. Meron ka mang makikita ng mga
security guards, sobrang minimal, sobrang konti lang. At saka doon siguro sa mga masyadong malalaking establishments na yon. Pero wala akong makikita dito na guards na may sukbit na baril. Yun yung isa sa mga nakita ko dito na hinangaan ko rin at nagustuhan to. Kasi dire-diretso ko doon talaga eh. Once na pumasok ka ng mga terminal, ng subway, wala nang inspection na mangyayari. So, swipe ka lang ng card mo, tapos yun na. Pwede ka nang sumakay ng mga bus, ng mga subway, ng mga train without getting inspected yung mga items na meron ka or yung mga belongings na meron ka. So, nakaka-shock din sa akin yun kasi nga lumaki ako din sa ano, sa Maynila, tapos yung sa atin, di ba nga, talagang common na yung gano'n na sitwasyon na may inspection ng mga bags, ng mga belongings mo, pero dito hindi eh. So talagang nakaka-amaze siya, nakaka-shock din na ang galing, di ba? Hindi mo na kailangan dumaan pa sa mga inspection para lang makasakay sa mga train or sa mga fast transportations nila dito. So, number 4, punta naman tayo sa madalas kong sinasabi, yung mass transportations nga nila dito, di ba? So, ako lumaki ako sa Maynila, tulad nung nabanggit ko kanina, talagang kabisado na natin yung mga sistema ng transportation sa atin, medyo hindi ganun kaganda, matagal, mahabang pila palagi, pero dito, ang ganda talagang systematized talaga siya, meron talagang proseso, tapos talagang high-tech na rin yung paraan nila dito ng pag-commute. So, meron ka lang card na gagamitin, kung meron ka nun, or kahit cash. So, madali ka nang makasakay ng bus or subway. Tapos, super efficient pa. Tapos, ang bilis din ng mga transportation nila dito. Kasi, yung mga bus dito, di oras. Yung train din, di oras din. Kaya, kahit sabihin natin na malate ka, basta alam mo yung mga rotation ng or yung oras nung dating nung schedule ng mga bus or train, talagang magiging madali na yung pag-travel mo dito. So yun yung isa sa mga nagustuhan ko sa mass transportation dito. Sobrang dali, sobrang efficient, tapos mabilis din talaga. Kaya nakaka-amaze din yun. Isa yun sa mga nagustuhan ko din dito at na-culture shock din ako doon. Kasi nga, iba talaga, iba. Ang ganda talaga. At ang number 5 na culture shock na naranasan ko dito ay yung hindi ko alam kung okay lang i-share to, pero parang ano naman siya, personal na bagay, or pero dapat din natin malaman or kailangan nyo rin malaman para magkaroon din kayo ng idea sa pamumuhay natin dito sa South Korea. So, ang naking number 5 ay yung common showers, o yung ito yung shower room na lahat kayo or pwede kayong sabay-sabay maligo doon sa shower room na yon. So sa atin kasi, di ba, nasanay tayo na tabo-tabo, tapos usually kanya-kanya tayong punta ng paliligo, tapos usually isa-isa lang, di ba? Dahil lang kasama namin ay mga Koreano dito sa kisuksa namin or dito sa boarding house namin, talagang pure mga Korean. So nung pagdating ko, nagulat ako, ba't parang ano, ba't may nakauban na ganun? Ayun pala yun. Minsan kasi, yung mga company dito, meron mga shower room din sa company, meron din sa kisupsa. So, yung after namin ng trabaho, nagulat ako, bakit may nakauban dun sa ano, sa locker room namin? Tapos, yun na pala yun. So, kung kayo ay isang EPS at may plano kayong magtrabaho dito sa South Korea, expect nyo naman na maaaring mangyari na sama-sama kayo sa isang shower room talaga na maliligo, na sabay-sabay, kung may pagkakataon o kung may oras. Kasi sa atin naman nga, tulad na nasabi ko, di ba, usually individual or pa isa-isa lang tayo maligo sa banyo, tapos talagang nung una, talagang medyo naiiya pa tayo kasi hindi naman tayo sanay sa ganun. Pero nung nakailang ano na rin, syempre ginawa na rin natin, yun, nasanay na rin tayo paunti-unti na talagang all the way na maliligo tayo, na kasama natin yung mga kapwa natin trabahador na
Koreano or Filipino or any race man na makasama natin dito. Posible yung mangyari. Posible rin yun na maranasan nyo if ever na makarating kayo dito sa South Korea. Bilang bonus, number 6 nga pala, para pandagdag na rin natin, syempre yung culture ng bowing or yung pag-yupo sa mga taong mas nakakatanda sa'yo or mas nakakataas ng rango sa'yo. Kasi everyday, ginagawa na rin natin yun. Kaya, minsan, automatic na natin nagagawa yun dito kahit sa mga hindi natin nakilala. Basta, binati nila tayo or bumati tayo sa kanila, tapos tingin natin mas matanda sila sa atin. So, automatic nagbabaw tayo sa kanila bilang sign ng pagre-respect sa kanila dito. Ganun din naman sila kasi traditional nila yon. So, yun, bowing ang isa sa mga talagang, sabi kong culture shock na rin kasi sa atin kasi hindi naman tayo nagbabaw, di ba? So, usually gumagamit lang tayo ng po at opo pero wala tayong mga body gestures sa pagre-respect sa isang tao. Bukod sa pagmamano ng kamay sa mga nakakatanda sa atin, di ba? So yun, share ko lang din sa inyo yung culture shock ng pagbabaw sa mga mas nakakatanda. So yan ang aking top 5 culture shock na naranasan dito sa South Korea. Sana nagkaroon kayo ng idea kung ano yung klase ng buhay dito, ano yung kultura ng South Korea na pwede nyong maranasan once na nagtrabaho na rin kayo dito sa South Korea. So, para sa mga hindi pa nakakapag-like and subscribe ng aking channel, please do click the button down below and press nyo na lang din yung notification para lagi kayo updated kung mayroon man akong bagong lalabas na video na tulad nito. Hopefully, madagdagan pa natin ito lalo kapag may mga time pa tayo. And salamat sa lahat. Anyong